can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know, He's leading in my life, is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the pain that I might cause, and all the things that seem so deep, I'd rather to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Umaga po sa ating lahat. Kumusta na po tayo sa araw na ito ng Sabado? September 26 na po tayo. Oh, bali, apat na araw na lang po at saka yung October 1 ay darating na rin po. So, kumusta po tayo mga kapatid sa Panginoon? Kumusta po ang ating mga buhay-buhay, di ba? At kahapon natapos natin ang linggong ito at papasok tayo sa weekend. At sana po magandang ating mga gising, gandang ating aura, oh, kung nakakape na kayo, mas mabuti, di ba? At kung hindi pa man kayo nakakape, magkape muna tayo, di ba? So, dito muna tayo sa kamerang ito para klarong-klaro, no? Good morning po sa inyong lahat. At ito pong ating morning devotion, Insight from His Word. Dala po ng inyong kaibigan na pastor, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Sa kamang sulok ng mundo, kapatid, ang Diyos po ay sasamahan kanya. Ang Diyos ay nakatingin sa iyo at ang Diyos ay nakikinig sa iyong mga dasal. At sana po, huwag nating kaligtaan ang pagpasalamat sa Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God. At ang sabi po ni Prophet Jeremiah, ano sabi niya sa Book of Lamentation? There is new every morning. There is new every morning. Great is God's faithfulness. So talaga namang, ano ba, di ba, faithful ang Panginoon sa atin? I believe hindi nagkulang ang Panginoon. Tayo po ang nagkulang. Ano man ang ating mga shortcomings,
talagang naintindihan ng Panginoon po yun. Kung man ang ating mga kakulangan, naintindihan rin ng Panginoon. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo maintindihan ng Panginoon? Dapat naman na ang ating mga karakter, dapat naman natin baguhin. No? Mga kapatid, kapwa pastor, maging mature po tayo sa ating mga galaw, maging mature po tayo sa ating mga sinasalita. Yes, human as we, sometimes even myself. Kahit sinasabi ko ito, nagkakamali din po ako. Minsan, nadudulas din. But at the end of the day, balik po tayo doon sa buhay or character na na-mold ng Panginoon sa atin. Why? Because of those trials, sa pamagitan ng mga trials, pamagitan ng mga crisis, at minsan ginagamit ang ating pamilya, minsan ginagamit ang ating mga kaibigan sa pag-mold to have a good character, the right character for God's glory. Yan. Ang mga ginagawa naman natin sa buhay para naman sa Panginoon, di ba? Sana po, tingnan nating maigi ang mga sitwasyon na ito. So sa ating pong mga nakikinig, nag-tune up na, good morning po sa inyo dyan, no? At nagpapasalamat po tayo. Good morning kay Pastor Randy Ritiza. Pastor, we are listening. Good morning, Pastor. Good morning dira sa inyo. With Magadan family, kay La Marites, sila ni Brother Ronron, and all the brethren there, no, mga Ritiza family. At si Brother Darius din po. Good morning, good morning. Watching and listening with Abby. Wow. Kumusta na po si Abby, Tess? Wow, salamat. Hinay-hinay na siya nakarigober. Praise the Lord. No? Talagang sinasagot ng ating Panginoon ang ating mga dasal. Naimbag na bigat kinka. Naimbag na bigat kinkamot niya. Sa kay Ma'am Josie. Okay, magayon. Di jay Panabo City. Naimbag na bigat kada kayo amin. May God bless you. And also to my Maninoy. Good Saturday, Maninoy. Dira upod si kay Maninay. Kumusta ka mo dira sa Kalaka, no? Batangas. At also to my friend, pastor's friend, Pastor Richard Santonia, dira sa Panabo City, and all the brethren ng Magsaysay Fundamental Baptist Church, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At to Pastor Kapagi also ng si Merara Aylan, maying aga dira sa inyo, Pastor. At upod sa ibong panimalay, ang sa mga member dira sa church, good morning sa inyo dyan. To Pastor Arvin Agudo, good morning. Ben, good morning dira sa imo sa Iloilo. Kumusta ang ato dira ng COVID? Do bati ko do nag modify, enhance, no, quarantine ka mo dira sa Iloilo City. So, but let's continue to pray for that. No? Good morning also to my Ihado. To Ihado Dapar. Maying aga dira sa inyo, Pastor, sa Santo Tomas, Davao del Norte. Upod sa imo, kauban sa imo nga pamilya o sa member dira sa Fundamental Baptist Church of Santo Tomas. Good morning po sa inyo. God bless you all. So, dito natin sa katapusan ito ng Sunday. Bukas, last Sunday na po ng month of September. At sa October 4, that is the first Sunday of the month of October. Wow, tapos na ang isang beer sa buwan na ito, no? And also, good morning to my BMW. Thank you, heart, sa tubig na palaging binibigay sa iyong sa akin din. Yes, dayon ta sa Lunes. Kung dili ka magadto dito, mangita tag lugar, loves. Mangita tag lugar kung asa ta mo adto, pero maadto ko dira sa imo sa Lunes. Okay? I'll be there. And also to Ma'am Grace Baldosa Amatorio Notarte. Mayong buntag dira sa inyo sa Bindoy, Fundamental Baptist Church sa Bindoy, Negros Oriental. Uban ang imong guwapo o makisig nga hubby, no? Si Brother Ferdinand. God bless you. At salamat, no, sa inyong always na pagpaminaw. O uban po ang mga Kristuhanon din na sa Bindoy Fundamental Baptist Church. Uban sa ilang pastor, si Pastor Boots Amorganda, o ang iyang panimalay, no, kay Zara, sa kay Rael, and then sa kay MM. Good morning dira sa inyo tanan.
So hoping and praying that God will God is still our God and we will enjoy His presence in our life. Ito maganda sa buhay Kristiyano, di ba? Kahit na mayroong mga problema, even though na may mga crisis sa buhay, still we enjoy. Yan ang kaibahan natin sa hindi anak ng Diyos. Ha? Sabi ko, anak ng Diyos ha, kasi maraming nakakilala sa Diyos, pero hindi sila anak ng Diyos. Medyo masakit siya pakinggan, but that is the truth. Kasi if you do not accept Christ as your Lord and Savior, you don't belong to the family of God. And hindi pwedeng tawagin mo ang Diyos na Ama at maging kapatid ka namin, di ba? So sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give power to become what? A child of God. Yan, naging anak tayo ng Diyos at naging, nabilong tayo sa Kanyang kingdom. So time will come. I know that we're preparing for eternity. So maraming mga discussion regarding ano wag mauna, yung mga millennial, mga amillennialist, yung mga dispensationalist, ang dami, no? Pero kapatid, pagdating sa langit, hindi na natin debatihan yung kung anong mauna, kung mayroong totoo ba na mayroong 1,000 years na reign ni Christ, yung tribulation or whatever, no? So hindi na natin yan, pero dapat natin ipapaalala po yan sa ating mga kaibigan na hindi pa naka-realize, hindi pa nakakuha ng katotohanan, no, na nalaman ng katotohanan na importante sa buhay, relasyon sa Panginoon ay ang relasyon, hindi reliyon. Okay? Ang religion po natin, itong mga simbahan natin, diyan lang po tayo nagpa-strengthen ng ating spiritual life, no? But ang importante, mayroon kang si Jesus ay nasa puso mo. Okay, good morning to Ma'am Jocelyn Absidi dyan po sa Compostela, Davao de Oro. Okay? So, kamusta po kamo dyan? Kamusta mo diha, ma'am? Oh, po kay Pastor diha. O sa inyo nga baby nga si Shasa. And then to Pastor also Gundaya, pag-i-regards lang po sa kanila din. Ha? And all the brethren ng Compostela po ni Metal Baptist Church dyan po sa Compostela, Davao de Oro. Okay? So, thank you po no sa ating mga tagapakinig, nanonood, no. Hindi naman perfecto tong ating mga live natin, but the word of God is perfect. Itong dinadala natin, no, na mensahe sa bawat puso natin ay makabigay po ng bagay na dapat alalahanin po natin 'yan, di ba? So, I believe na tayong mga anak ng Diyos, may mga trials in life. Because sinabi naman ng Bible yan. Pero ang sabi ni James nga, ano ang sabi niya? If the trial comes, enjoy it. Sabi, parang hirap, Pastor, no? Nai-enjoy mo yung trials. Ang mga pain doon sa na naranasan mo, halimbawa may sakit, nagkasakit yung mahal mo sa buhay, do we need to rejoice? No, the point is this. Hindi po na mag-rejoice ka na talagang parang natuwa ka na nagkasakit. No, that is not the point. Ang point na, huwag mong dibdibin, no? Instead na magpanic ka o mag-worry ka, why not pray? That is what I mean. That yung sinabi ni James na, take it with ano na, no, joy when we face trials of life. Because sa trials po, dito tayo na enhance o dito na nanging refine ang ating buhay, no? Sabi ng Book of Proverbs, di ba? It is like a gold na niluluto. Pagkakuha, niluluto siya, and then after na niluluto siya, lalabas na po yung tunay na gold. Yan. At ang yung mga dross, yung mga ang mga madumi, tinatapon po yun. At yun po ang makita natin, no? Katulad din yan pag magano ka, 'di ba? Pag magano ka ng isang kutselyo, pag gusto mo siyang tumalim, maging matalim ang kutselyo mo, talagang idadaan mo doon sa sa sharpener. At meron talagang mabawasan talaga. But hindi po na importante kung anong nabawas, but at least bumalik yung talim niya. So ganun po 'yun ang buhay ng isang Kristiyano. Talagang whatever yung mga mabigat, no, na mga timbang o mga bagahe sa buhay natin, dapat po natin 'yan itabi. Dapat natin bitiwan 'yan. At susunod tayo sa Panginoon. Wow! What a beautiful
tawag nito na sinasabi ng Panginoon sa atin. And I believe na ang ating buhay po, Kristiyano, ay isang bagay na saglit na wala. Okay. May mga bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin itong mga bagay na ito. Kunin na natin yung mga bitterness sa buhay natin, kapatid. Hindi yung makatulong, di ba? Yes, a blessed morning, Pastor, and to all your listener. Thank you, Brother Antonio Cagas. Kumusta kayo po dyan, Pastor? Sa, ano na, no, sa Tondo? O, kumusta ang, nag-join ka pa rin ba sa Pastors Connect dyan? Okay. Balik tayo, kundi tayo, ano na, no? Dito sa amin, parang hindi kami makano ng Pastors Connect, eh. So, may mga bagay lang na, ano na. So, yun ang mga situation po na ano natin. So, ang ating pong meditation this morning po ay makita sa Psalms 43. Okay? Limang verses lang po yun ang Psalms 43. So, isang bigaya na lang po yun. No? So, before tayo magpatuloy, mag-pre-pray muna po tayo. Okay? Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na binigyan mo kami ng isang situation na we could think life. Paano na lang, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin? Paano na lang kung wala kaming relasyon sa iyo? Paano na lang kung wala, hindi ka namin nakilala? I know that life will be miserable and we could continue life without you. Because that is what the Bible says. It is impossible to do the life or to please you if we don't have relationship with you. And thank you so much for the Lord Jesus Christ, your only Son, that you have given to us to die on the cross and to shed his blood to cleanse us from all our filthiness, our sin, because it is only you who could forgive and who could cleanse us. It is not our good works. It is not relationship with religious leaders. It is not joining a religious group. All of that is useless if you don't have the Lord Jesus Christ in our hearts. So help and pray, Lord, that bigyan mo kami ng pang-intindi sa mga bagay. At ang aming pong ginagawa, even though that we could not do it face to face sa mga hindi pa namin kagrupo o kasanib sa iyong kingdom, I pray, Lord, na through this, may mga kaibigan din kami na nakakilala sa iyo but they don't have relationship with you. Sana ito, Panginoon, na platform magagamit ito. Itong mga bagay na ito na ginagawa namin sa araw-araw, this is not to make us famous, but we are doing this because we love you, Lord, and this is the task that you have given to us, that we will share your gospel, your words to all people, to give instructions, to rebuke, and to strengthen us. To all believers, it could edify us, it could instruct us, it could tell us that we are wrong, and give us the heart to accept, not to have that kind of a heart na talaga bang even though it is not matter if we are right or wrong, but Lord, we need to preserve relationship among the brethren. So Lord, help us Lord, that we could control ourselves. Tulungan mo kami, Panginoon. We beg, Lord, Panginoon, because we don't want to lose relationship, friendship, just because of character, just because of conduct, and maybe reputation na sinasabi ng iba. But I believe that character is more valuable and essential than reputation. So Lord, thank you so much for this morning. I pray, Lord, for Avi, ang anak nila ni Sister Marites sa kani Ronron Magadan. Lord, salamat sa mga improvement sa kaniyang life. So Lord, we continue to pray for her. I mean, Lord, sa kanyang parent, ang kanyang mga tito at saka tita, I pray, Lord. I know, Lord, na ang aming mga dasal hindi manging useless. So, Lord, gamitin mo mga doktor, gamitin mo kanyang medicine,
ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Lord, i-provide mo. At magtiwala sila sa iyo. Yung tiwala na talagang to commit everything at hindi babawiin yung commitment. Pray also for my Maninoy, Engineer Felix Oxinia and his wife, si Maninay Luz, doon po sa Kalaka. Ingatan mo din sila, Panginoon. I pray for Brother Victor C. Continue to sustain him, Lord. Na preparation, Lord, salamat na negative po ang kanyang COVID test. At makapurso na sila sa kanilang operation, Panginoon, para sa kanyang colon. I pray, Lord, for his wife, si Joy. I pray, Lord, na tulungan mo rin siya, Panginoon, strengthen mo siya. At bilang isang asawa sa kanyang husband, Panginoon, na through her life mas strengthen din po kanilang business, at napalaguin mo rin ito, Panginoon, at ang business din po ng aking Maninoy doon po sa Bacolod, na bumalik na po yung ang kanilang servisyo ng kanilang sasakyan. I pray also, Lord, for Brother Tutong Dilcano. Praying for him, Lord. Salamat that we are able to talk kahapon sa telepono. Salamat na naging okay man po sila doon sa Karayan. Sa Karayan gin, Panginoon, sa Miyagaw. His family. Si Sister Sharon, I be praying also, Lord. And all the brethren, thank you so much. My family, my wife, my three daughters, may dalawang apo at may son-in-law. Lord, pag-isahin mo po kami. Salamat sa provision na makabayad po kami sa mga bills namin. Salamat, Lord. Kung sa amin ng Lord, hindi namin makaya po yun. Sa iyo kami kumukuha ng lakas. So, sa iyo kami kumukuha ng mga pangailangan namin. And member ng Northside Baptist Church, preparation for tomorrow's na pagsimba, Panginoon. Even though that we are not really 100% na nagsi-church, but salamat sa dumadating. Salamat, Lord. Ilagay mo sa kanilang puso na importante din po ito. Kung mayroon lang mang opportunity that they could join us, then may the Holy Spirit will work within. Thank you, Lord, sa aming government din. Thank you for our mayor here, si Sunday Daisara. Salamat sa kanyang leadership at ang mga kanyang mga subordinate. Continue to strengthen them, give them wisdom, even to our president. Our frontliners, O Lord, be with them also. Churches, pastors and their family, O Lord, sustaining grace for them. Pastor Dapar and his family, Pastor Santonia, Pastor Serhas, O Lord, be with them. Pastor Sumatra and all the rest of the mga pastors, Panginoon, continue to be with them. So Lord, thank you so much. Brother Antonio, Pastor Antonio Cagas, dun po sa Maynila. Sister Era Torre, Panginoon. The Notarte family doon po sa Bindoy, O Lord, be with them. Pastor Notarte sa Baguio, sa Gisad, na magbalik ang strength, Panginoon. O Lord, ang mga Bible schools namin, Panginoon, mga estudyante namin, O Lord, be with them. Mga trabaho ng mga anak mo, Lord, provide mo nilang mga pangailangan, ingatan mo sila sa araw-araw. Oh Lord, thank you so much. Ritisa family, I've been praying for Pastor Randy, kung ano man mga plano mo sa buhay nila with Charlene. Walang ministry, Panginoon. So Lord, ang leading mo po yung sinusunod, hindi pong kagustuhan namin. So Lord, thank you so much. Thank you for forgiveness of sin. Thank you, Lord, for grace. Thank you, Lord, for the salvation that you have given to us. Thank you so much, Lord. So we commit to you today, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ano pa ba? No? Okay, Sarah. And then Brother Nelson Tupas, Raffles, good morning dira sa imo bro, no, sa Tagum City, sa Davao del Norte. And also to Sister Era Torre, maayong buntag dira sa imo her sa Olongapo naman. Okay? So ang ating pong babasahin ko siya kasi 5 verses lang ito, you know, di ba? Basahin ko ito sa English Standard Version. Sabi po dito sa chapter 43, the book of Psalms, "Vindicate me, O God, and defend my cause against an ungodly people. From the deceitful and unjust man, deliver me. For you are the God in whom I take refuge. Why have you rejected me?
Why do I go about mourning? Because of the oppression of the enemy? Send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill. To God my exceeding joy. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him. So, my salvation and my God. May the Lord God bless the reading of the scripture. No? So, isang mga situation sa buhay natin. No? At ito po ang ating talagang makita natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? We all have days when we feel as though God has forsaken us. Binsan ba na nafe-feel mo na para bang pinaforsaken ng Panginoon? Parang hindi ka pinapansin ng Panginoon? Nafe-feel mo ba yan? Okay? Para bang nafe-feel mo that it seems na yung mga kalaban natin, sila po ang nananalo at tayo po ay natatalo? Sabi sa verse 3, Oh, send out your light and your truth. Yun po ang prayer ng True Brother Pastor Raynan Acosta dyan po sa mga good morning sa inyo dira. No, si Brother Ricardo Poblador man dira, may agag yun, may buntag sa inyo. Kauban ng inyong pastor, si Pastor Kerwin Espero and his family and all the brethren ng mga agoy po ng Middle Baptist Church, good morning po sa inyo. God bless you all. Okay? So, one such a day, the psalmist prayed. Ito po ang dasal ng psalmist. Oh, send out your light and your truth. You know, itong mga words na ito represents the deep desire of the psalmist to know and to do the will of God. He was not having an easy time. No? And to Pastor Vanilla, Doy, may buntag dira sa imo sa lingig. Kumusta ang kinabuhi nina nga dool sa dagat? So the psalmist, it represents, no? that the psalmist to know and do the will of God. You know what? Hindi po easy ang buhay ng psalmist nang sinusulat niya itong chapter 43. Diba? Pero see how the verse 3 is talking. And I like the words, no? Ang dalawang salita po diyan na sinasabi, light and truth. We live in the world smothered in moral and spiritual darkness. Ito po ang situation ng ating mundong ito. Maalala niyo po, when God created this world, sabi po nga dyan, it is good. It is good. But sin comes in and becomes void. Hindi na maganda katulad ng ginawa ng Diyos. So everyone practicing evil hates the light and does not come to light. So ang bawat isa ang ginagawa ang hindi sa kabutihan. Ayaw nila, no? Ang liwanag at ang katotohanan. They don't like it. They hate light and does not come to the light. Yan ang sabi ng John chapter 3 verse 20, everyone practicing evil hates the light and does not come to the light. This is the observation ni John, no? So not only is our world ay madilim, but it's also deceived people. So people love and believe lies. Yun ang hindi maganda doon. Na minsan tayong mga anak ng Diyos, nadadali tayo dito. Nanging partakers tayo dito ng mga kasinungalingan. No? Ang pag-uto-uto sa atin ng Diablo. Sabi pa nga ni Mark Twain, isang author, sabi niya, to say that a lie runs around the world while truth is putting on her boots. But we have God. We have God's light and truth to guide and guard us. See? Actually, ang lights ay wala sa kanila, ay nasa atin. We bring the light. We have the light from the Lord Jesus Christ because the reflection of
the light that comes from God, nagre-reflect po yun sa atin. But we are not the source of that light. We are just the reflection. Diba? So, we have God's light in us and the truth who guide us and guard us. See? Tatlong bagay na nakita natin dito. Ang Diyos ang ating liwanag at ang katotohanan, siya po ang gumagabay sa atin at siya din po ang nagbabantay sa atin. So we must pray. Oh, send out your light and your truth. This is the prayer of the psalmist. Lord, send me your light at yung katotohanan mo. So where do we find God's light and truth? Sa kanyang salita po. Hindi mo yan pa makita sa mall. Hindi mo yan makita po kung saan university. Makikita mo po ang liwanag, ang katotohanan sa kanyang salita. Sabi nga ng Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet, to my feet, and a light to my path. Diba? So God's word is truth. Sabi ng John chapter 17 verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Okay? Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. So, hindi mo makikita yan kung saan. Makikita mo po yan sa kanyang salita. Kasi ang kanyang salita, yan po ang nag-sanctify sa atin. Yan po ang katotohanan. At ang sabi nga ng psalmist, na ang salita ng Diyos ay naging ano niya, naging ilaw sa kanyang mga paa at ang sa kanyang nilalakaran. So the word of God guides His children on the path na kanyang pinipili. And that path ultimately leads to Him. Kaya malalaman mo na yung ninalakad mo ay patungo sa Panginoon because He provide the lights. At hindi ka ma-deceive, hindi ka mauto ng kanino. Because the light is very, it very shine. Talagang maliwanag po yun, no? So, Francisco, brother, Gapos dyan po sa, kwan, sa La Union. Naimbag na bigat, kaya kayo amin di dyan. Yeah, kumusta? And also to Sister Christy Abaro and to your family, God bless you. And all the brethren of Harvest Baptist Church dyan po sa Baknotan, La Union. Kanilang pastor, si Pastor Maymon at saka si Sister Manel. Good morning po sa inyo dyan. So, the Word of God guides His children on the path He has chosen. And that path ultimately will lead us to Him. Sabi ng verse 3, let them light and truth bring me to your holy hill and your tabernacle. And so ang psalmist dito po ay nagsasalita siya about the location of the tabernacle. Saan na po? When we talk about the tabernacle, we talk about the house of God. Sa holy hill, sabi niya. So when we are in the will of God, it is as though we are dwelling in His house. Diba? Pag sinusunod natin ang kagustuhan ng Diyos, pag pinafollow natin ang kanyang instruction, it is like that we are dwelling in the house of God. Patungo po tayo doon. Ang ating direction ay papunta po doon. Diba? At makikita po natin yan. No? At you live in the dark and deceived world, but God has promised to guide and to guard us through His Word. Kaya importante ang pagbasa ng salita ng Diyos. The Bible is spiritual treasure, and without it, you soon lose your way and become vulnerable. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, vulnerable ka po sa kalaban. Ang ibig sabihin noon, klarong-klaro ka. It is easy for them to strike you out. Kasi klarong-klaro nga eh. Para bang tinututukan ka ng ano na, ano, kahit malayo ka, pero yung ano doon, yung ang sharpshooter doon, talagang klarong-klaro ka. So the Bible is a spiritual treasure, and without it, you should lose your way and become vulnerable. Do you feed daily on the truth of His Word? If not,
begin a program of daily meditation from His Word. And I believe, kapatid, tutulungan ka ng Panginoon. You will not be deceived ng ating mga kalaban. At ang alam ko po na may mga bagay sa buhay natin na dapat natin pag-ingatan, no? May mga bagay na kailangan natin bigyan ng direction pamagitan ng salita ng Diyos. So why not? Why not follow Him? Why not obey Him? Take all toxic or whatever draws or whatsoever na mga bagay sa buhay natin, it could not help us. Diba? It could not help us. And we all know na ang mga bagay po na iyan ay isang bagay din po na dapat natin pagtuunan ng pansin. Why? Because we all know na pag mapalayo tayo sa salita ng Diyos at sa kagustuhan ng Panginoon, tayo po ang talo. Life in this world, palapit-lapit ito sa Diyos. The more you come near to God, the more that you can know what life is all about aside from the blessing. O kapatid, sa umagang ito, nagpapasalamat po tayo na ang bawat isa sa atin, ang bawat direksyon ng buhay natin ay palagi nating binibigay sa Panginoon. Di ba? At yan po ang ating pagtuunan ng pansin. So, ano ba ang ating hinahanap sa buhay natin? Diba? Ang Diyos o kanino man. Okay? So, sa umagang ito, I believe na na-bless ka po sa salita ng Diyos because He's the one who guide us and He's the one who guard us. Okay. So, I believe na ang bawat production ng buhay natin ay makabigay po sa atin ng isang bagay na we all know na sa kabutihan natin. Okay? Kung mayroong chance bukas, you can go to church, no? Attend church. Di ba? Maganda yun. Basta protocol pa rin tayo. At muli mga kaibigan, kita-kita po tayo muli sa Lunes, no? Alas 8 ng umaga pa rin. At ito pong ating morning devotion, Insight from His Word. At ito po yung kaibigan, Pastor Ray Zarzuela Chispa ng Northside Baptist Church dito po sa city ng Davao. God bless you all. Punta natin po ang ating paboritong awit, no? Awit na hindi ka nagkulang. Okay? Kailan di ka nakulang, biyaya.
sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may sumpiranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan walang katapusan ng pag-ibig.